Olivia, please calm down. Mahanap din natin si Enzo. Olivia, kita. Ano si Enzo, nag-text na. Sinabi niya na ba kung nasaan siya? Well, that's the problem. Hindi niya sinabi. Ang sabi lang niya that he's fine. Tinatawagan ko siya after niya mag-message, pero nakapatay ang cellphone niya eh. Kailangan ko masiguro na baka kung anong mangyari sa kanya. Liv, baka namang umiiwas lang siya na kasapin ka. Sa tingin mo matatahimik ako sa word na baka? Na walang kasiguruduhan? Nanay ako! Kailangan malaman ko ligtas ang anak ko! Anthony, kaya ka namin tinatawag dito. Hihingi na sana kami ng tulong sa mga pulis para hanapin siya. Pero gusto namin ikaw ang masikaso. Let's declare him missing. Tita, alam namin di pwede yan. Unang-una, wala pang 24 hours mula nung umalis siya. At saka naglaya si Enzo. Then what should we do? Well, two things. It's either hayaan mo siya makapag-isip-isip o ayusin mo yung pinagawahin niyo. Enzo, salamat sumagot ka. I know you've heard about what happened. Pero kung tumawag lang kayo para pauwi na ko. Hindi. Hindi ko gagawin yon. Kung may away man kayo ng mahay mo, labas na ako doon, Enzo. Gusto ko lang malaman na ligtas ka. Alalang-alalang ang mami mo sa'yo. I'm fine, Tito. Thank you. That's good to know, Enzo. Kagabi ka pa kasi kinokontakt mahay mo, hindi ka rin yung makontakt. I just need some time, Tito. Naintindihan ko. Yung sa akin lang, eh, kahit ba nagtatampuan kayo ng mami mo, eh, huwag mo naman siya pahirapan na ganito. Whatever you say, Enzo, mami mo pa rin siya. Alam mo, bakit hindi mo siya tawagan ngayon at sabihin mo kung nasaan ka? Alalang-alala siya sa'yo. I'm sorry, Tito. But I know mom more than you do. Hindi sapat sa kanya na alam lang niya kung saan ako nakatira. She'll do anything and everything para pauwin ako. And ayoko pong mangyari yun.